Good day mga kasicho, welcome ulit sa aking channel, sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa hapong ito, ang ating adventure stories ay tungkol sa life after death experience. Matagal na ang kwentong ito. Ito ay kinwento pa sa akin ng tatay ko nung siya ay nabubuhay pa. Ito ay tungkol sa kanyang kaibigan at kumpare na kung tawagin namin ay si Mamang Nining, na naka-experience ng life and death situation nung siya ay maaksidente. Kaya samahan niyo na ako sa aking kwentong kababalaghan at tayo ay umatak na. Ayon sa kwento ng tatay ko, nung nabubuhay pa siya, ang kanyang kumpare na si Mang Mining, nung nasa middle age ang kanilang mga edad, sila'y magkasamang naninisid ng isda sa ilog. Lagi sila magkasama, mag-iinuman sila. Hanggang sa isang pagkakataon na si Mamang Mining, nung nabubuhay pa, ay naaksidente. Dahil nung unang panahon, meron pang truck ng Pepsi na nagdi-deliver sa mga tindahan at kung saan saan bayan. Nabangga si Mamang Mining. Sumuot sa ilalim ng truck. At yung kanyang kaliwang pigi ay nasagasaan ng kalahati ng gulong. So na 50-50 ang kanyang buhay. Kaya siya ay na-ospital. At doon na nag-umpisa ang kanyang life and death experience. Ayon sa kwento ni Mamang Mining, sa akin tatay, nung nabubuhay pa silang dalawa, kinuwento naman sa akin ng tatay ko yung mga nangyari. Nung masagasaan daw si Mamang Mining, nung nabubuhay pa nga siya, ng truck ng Pepsi, ang isip ng mga taong tumulong at nakakita at nagdala sa ospital, siya ay mamamatay na. Dahil hindi na halos humihinga, tapos may lumabas na dugo sa ilong, saka sa bibig. So isip ay mamamatay na ang mamang ito. Pero dinala pa rin sa ospital. At ayon sa kwento ni Mamang Mining, kung nabubuhay pa, ikinwento niya sa akin tatay, ang kanyang life and death experience nung siya ay nasa ospital, ayon sa kanyang panaginip nung siya ay tulog sa ospital, dahil wala ngang malay, nandiyan nila sa ospital eh, siya daw ay naglalakad sa isang winding road, yung bang kalsada na paganong-ganon, parang pasigsag na plat, at meron daw siyang isang kasabay na tao na hindi daw niya kilala. Ang sabi raw sa kanya, Minisyo ang tunay niyang pangalan eh. Halika rito at samahan mo ako sa aking paglalakad. So naglakad raw silang dalawa. Ayon sa kwento nga, sa panaginip ni Mamang Mining, habang naglalakad sila, nakakakita raw sila ng mga tao doon sa tigkabila nung pasikot-sikot na daan. Meron daw nagsasabong ng manok. Meron daw mga batang nagtatakbuhan. Meron daw nag-uusap ng mga babae lalaki. Pero wala daw siyang naririnig na boses. Di katulad nung tayo ay maglakad sa isang baryo na puro tao sa paligid natin. Rinig na rinig natin yung mga usapan ng mga tao. Makahul ang aso, bumabatok, tawagin sa amin. Tumitilawak ang manok. Yung mga ganun. Pero si Mamang Mining wala daw naririnig kahit anong klaseng salita. At ayon nga sa kwento ni Mamang Mining sa akin tatay, nung nabubuhay pa silang dalawa, ay habang naglalakad nga siya, kitang kita raw niya ang bata tumatakbo. Inahabol lang isang bata, pero wala daw siyang naririnig kahit katiting na boses. Yung nagpapanggas ng manok na parang nagsasabong, wala pa rin daw siyang marinig na boses. Taong nag-uusap ng harapan, wala pa rin daw siyang narinig na boses. Basta't
lahat ng dinaanan niya, may tao, may hayop, may bahay, wala siyang narinig na boses. So nagtaka daw siya doon sa kanyang kasama at sabi raw niya, saan ba tayo pupunta? Basta sumama ka lang sa akin, maglalakad tayo hanggang dulo ng daan na ito. Ang sabi raw ni Mamang Mining noong nabubuhay pa, sa kanyang panaginip, ayoko. Unang-una, hindi kita kilala, ba't ako sasama sa'yo? Pangalawa, maglalakad ako sa daan na to, hindi ko rin naman alam kung saan tayo pupunta. At wala akong naririnig na boses sa paligid. Ayaw ko. Babalik ako. Hindi ako sasama sa iyo. Babalik ako. Talagang sabi raw nung mama, sige na, sumama ka na. Yung sa pangatlong salita daw niya, ayoko, babalik ako. Tapos siya daw ay nagising na nasa ospital na at nag-iiyakan na raw ang mga tao. Sa paligid, nandun ang kanyang asawa, kanyang mga kapatid, yung mga kamag-anak na pumunta sa ospital ay nag-iiyakan na dahil siya pala ay pronounced dead na ng doktor. Pero after 3 to 5 minutes, siya ay bumalik, na-revive ang kanyang puso. At yun ang kanyang life and death experience na hindi daw niya malilimutan sa buong buhay niya noong siya ay nabubuhay pa. At ayon nga sa kwento ni Mamang Mining sa akin tatay, nung gumising daw siya sa ospital at nakita niya lahat nag-iiyakan, lalo na ang kanyang asawa. Ang tanong daw niya, ay bakit kayo nag-iiyakan? Buhay naman ako, gising ako. Ang sagot daw ng mga tao ay, kasi kanina sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero pagkalipas ng 3 hanggang 5 minuto, dumilat ang iyong mata. Kaya nabuhay muli si Mamang Mining noon. Dahil sa pagkakasagasa sa kanyang pigi, siya ay parang napolyo kung maglakad. Parang paika-ika lang. So dahil wala siyang trabaho, ang ginawa ni Mang Mining nung nabubuhay pa siya, siya ay naging sandman. Ibig sabihin nun, taong buhangin. Sumisisi doon sa ilog, sinasalaksak yung buhangin, isinasarap na doon sa kudradong bangka. Doon nila nilalagay ang buhangin at pinagbibili niya. At alam nyo ba, sa loob ng 2 taon, sa pagbubuhangin niya, yung kanyang lakad na paika-ika ay naging normal. Dahil naging therapy yung pag-ano niya sa ilog, yung pangunguha niya ng buhangin. At noong mga panahong yun siya ay payat na payat. Pero habang tumatagal na siya ay nagbubuhangin, siya ay nakalakad ng normal at nabuhay pa ng matagal. Kaya dumating na rin sa punto ng buhay ni Mamang Mining na kumpare ng tatay ko na nauna siyang namayapa at pumunta ng langit bago pa ang aking tatay. Mga ilang taon pa, patagal pa bago namayapa ang aking tatay. So siyang nagkwento sa akin, yung tatay ko, tungkol sa life and death experience ng kanyang kumparing Mining. Yan ang isa sa life and death experience ng isang tao na totoong nangyari sa kanya noong unang panahon. At dito pa ang isang life death experience. Ito naman ay ikinwento sa akin ng isang matanda na naging kaibigan ko nung ako ay 18 years old, na ako ay nagtrabaho sa isang construction. At naging kaibigan ko ang matandang ito, at siya ang nagkwento sa akin ng tungkol sa kanyang life and death experience. Nung unang panahon ay ang tao pwede pang sumabit sa tren kasi gumagana pa noon ang PNR. Marami nagtitinda doon, mga pagkain, inumin,
tubig, kung ano-ano man. So itong si Mamang Mulong na naging kaibigan ko nga matagal ng panahon. Siya isang boksingero, pero dahil kukunti ang laban niya, siya magaling magpalitada. Isa siyang mason. So yung pagkakataon na yun, nung kami magkasama sa construction, at naging kaibigan ko nga siya, doon niya ikinuwento ang kanyang life and death experience. Nang siya daw ay maaksidente at tumalun sa tren. Dahil nung kabataan pa niya, siya ay kung saan-saan nagpupunta, isang binatang lagalag. Dahil sa overconfidensya, tumatakbo ang tren, tumalun siya. Sa pag-akalang kayang-kaya niya ang kanyang ginagawa. Parang nag-style, stuntman siya. Pero yung pagtalo niya, minalas siya. Siya ay sumubsob, tumambling, pumataw ang ulo sa isang matigas na parte ng lupa o bato. At nung siya'y mawalan ng malay, dahil pumutok nga yung kanyang ulo, nakita siya ng mga tao. So ang isip ng mga tao, baka siya ay nabangga ng tren. Pero hindi nila alam, siya pala ay tumalun sa tren. So dahil naawa yung mga tao, tinulungan siya, dinala sa ospital. Siya ay naliligo na sa sarili niyang dugo. Talagang dugundung yung kanya daw t-shirt na puti ay talagang puro dugo na. Kala mo'y hindi mo na, parang namula na yung kanyang t-shirt. Nung siya ay nasa ospital na, nakita ng doktor ang kanyang sitwasyon at sinabi raw ng doktor, naku, ay delikado na ito. Mamamatay na ito. Sabi raw ng doktor, delikado na ito. Ang laki ng tama sa ulo, tapos punong-puno na ng dugo ang katawan. Baka naubusan na ng dugo itong taong ito. So, pinulsuhan daw ng doktor, wala nang pulse beat. So, ang ginawa, sinakay na sa stretcher at idiniretso na sa morgue. Dadalhin na sa morgue. Pero pag dinala naman doon, hindi naman agad, basta ilalagay lang muna doon, within 24 hours yata, saka aasistihan. Something ganun. Ayon sa kwento sa akin ni Mamang Mulong nung nabubuhay pa siya, sa kanya din daw panaginip habang wala siyang malay sa pangyayaring yun. Siya daw ay naglalakad. Lakad raw siya ng lakad. Pagkatapos maya-maya, may sumalubong sa kanyang tao na hindi niya kilala. At sabi raw sa kanya, Mulong, halika. Maglakad tayo, sasamahan kita. Pero mataas ang ating aakyatin. Pataas daw yung parang bundok eh, parang burol. Badating natin doon sa burol, doon sa dulo, bangin yun. Tayo ay bibitin sa lubid. At pag nakabitin tayo sa lubid, at ikaw ay nahilang pataas, magkakasama tayo. So ayon sa kanyang panaginip yun ha, medyo parang weirdo nga eh. So patuloy daw sila sa paglalakad. Eh siya daw ay napapagod na, sabi raw niya. Pagod na ako, ang taas naman ng burol na ito. Sabi raw nung kanyang kasama, huwag kang mag-alala, kayang-kaya mo yan. Basta't lumakad ka lang ng lumakad. So habang pataas na daw ng pataas yung bundok, yung kanya daw hakbang, pabigat na rin ang pabigat. Ay talagang halos parang kulang na lang daw siya gumapang sa hirap. At pahirap na raw ng pahirap yung pag-akit niya sa bundok. Hanggang sa makarating sila doon sa tuktok at nakita niya may mga lubid. Maraming lubid raw na nakabitin. Sabi raw nung kasama niya, isa sa mga lubid na yan, diyan kakakapit. At ayon nga sa kwento ni Mang Mulong sa akin, sabi raw nung kanyang kasama, yun na nga, nung makita nila yung maraming nakalawit na lubid o mga baging doon sa may ibabaw ng bundok o burol, mamili ka na kung anong lubid ang gusto mong kapitan at hihilahin kang pataas. So sumunod raw si Mamang Mulong. Ayon sa kanyang panaginip ha, dahil sobrang daw niyang pagod, ay
nahihirapan na siyang itaas yung kanyang kamay para kunin yung lubid, bibitin siya nung. So nung malapit na raw niyang mahawakan yung lubid, alos hawak na niya, bigla daw siyang nahulog sa malalim na bengay at sumigaw daw siya ng mahuhulog ako. Yung pala, nung mga panahong yun, nung mahuhulog na siya, ayon sa kanyang panaginip, yung kanyang katawan ay ipinapasok na sa morgue. At bago pumasok doon sa may pintuan ng morgue, kalahati na nung katawan niya, ay bigla daw siyang sumigaw. Mahuhulog ako! Parang sumigaw ng ganun. Parang na-nervyos nga daw yung morgue attendant. Ay naku, buhay pa pala ho ito, sumigaw. So, ibinalik daw siya sa emergency at nilinis, ginamot at tiningnan ang kanyang pulse beat at siya pala ay buhay. So nasalinan siya ng dugo at siya daw ay na-hospital ng 2 linggo at siya ay muling nabuhay. Yun ang kanyang life in death experience na nangyari. Pero sa ngayon, si Mamang Mulong ay nasa heaven na rin. Kasi nung ma-meet ko si Mang Mulong noon, ako'y 18 years old pa lamang. Pero ikinuwento niya sa akin ang life and death experience siya noong siya ay nabubuhay pa. Mga kasitsyo ko, sana nagustuhan nyo ang aking kwento sa inyong hiwaga naman ng buhay ito eh. Hindi ito ko babalaghan. Maaring ka babalaghan din ng 2 tao na nagkaroon ng life and death experience nung sila ay mga nabubuhay pa. Pero ngayon lahat sila ay nasa heaven na. Senior ko lang sa inyo ang story na to. Dahil ngayon sobrang init, ayaw kong mamundok at delikado. So puro kwento na lang muna tayo. Kaya hanggang sa muli, mga kasitsyo ko, sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at kababalaghan at hiwaga story. Kaya kung meron din kayong kwento sa kababalaghan at hiwaga, i-share nyo sa akin at igagawa ko kayo ng vlog at kwento.